Kuya Kima. Mm-hmm. Ngayong malamig-lamig ang panahon, hindi may iwasan ang magkasakit. At bago pa yan, inuman ng gamot. Nakasanayan na rin humigop muna ng mainit na sabaw. Alam mo, kung feeling relieved ka, abay, walang duda dahil mayaman nga raw ito sa iba't ibang nutrisyong pwedeng makuha. Narito ang kwentong dapat alam mo. Ikaw ba'y nilalagnat? Inuubo? O nakakaranas ng pananakit ng ulo at katawan? Baka flu na yan. Usually, may spike ng flu-like illnesses tuwing rainy season or tuwing June to December. Pero pwede rin namang ma-extend ito hanggang January or February o hanggang malamig pa ang panahon. Pag malamig ang panahon, usually ano bang ginagawa natin? Nakatago tayo sa bahay, sinasara natin yung mga bintana para hindi malamigan. So nakukulob tayo sa isang silid. Hindi tayo masyado nasisinaga ng araw, naapektuhan din yung levels ng vitamin D natin. So mas humihina ang ating resistensya. Strong immunity daw ang kailangan para maiwasang mahawa. At may super soup daw na pwede makatulong magpalakas ng resistensya. Ang kainang ito sa Caloocan, higit 6 na dekada na raw ang tanda, pero ang pagkain hindi naluluma. Ang negosyong ito, minana pa ni Vicente sa kanyang magulang. Doon ako natuto sa kanyang magluto, sa matanda kong lalaki, sa kanyang nanay ko, kung sila era rin niya dito. Naging daan ito para matulungan niya ang kanyang mga kapatid at iba nilang kamag-anak. Kapatid, pamangkin lahat, hanggang ay hapo, tinutulungan. Pati sa side ng misis ko, natulungan ko rin. Ayan, bayaw ko isang ito. No? Lahat ang dami na kinama. Sold out daw araw-araw ang kanilang mga tindang ulam. Sa dami ng pagpipilian, hindi ka maubusan. Pero isang putahe ang always present sa kanilang menu, ang gokong. Ang ibig sabihin ng gokong sa Chinese ay sabaw na may 5 uri ng karne at herbs. Una-una pata, kung walang ite kahit manok pwede. Tito ng baboy, indese ng baboy, litid ng baboy, saka yung sigaw. Pwede mang klase. Simple lang ang proseso sa pagluluto nito. Unang ilalagay sa kumukulong tubig ang sibut o 4 na klase ng Chinese herbs. Ito raw ang sikreto sa malinamnam at masarap na sabaw. Sunod na palalambutin ang pata ng baboy. Kapag malambot na, hahanguin ito at pakukuluan naman ang iba pang karne. Kapag luto na ang lahat ng sangkap, it's time to assemble. Pagsasama-samahin sa isang bowl ang mga karne at bubuhusan ang mainit nitong sabaw. Karaniwan daw itong kinakain ng mga Chinese tuwing taglamig. Pinaniniwalaan nilang nakakapagpalakas daw ito ng resistensya. Si Giselle, dumayo pa rito mula sa Pampanga para matikman ang gokong. Authentic Chinese food, kaya tinry namin. Masarap siya, kakaiba siya, masarap. Ang mag-asawang ito, 2 beses kada linggo kung kumain dito. Gokong lang ako lagi. Nararamdaman ko malakas sa katawan. Parang may kakaiba siyang tipla, tapero one hour. Meron kang nararamdaman kakaiba, parang malakas sa katawan. Ayon sa general physician na si Dr. Mia Alegre, ang mga sangkap na herbs ng gokong ay nagtataglay ng mga bitamina. Isa sa mga herb na ito ay ang goji berry. Nagalaman ito ng protina, ng vitamin A, vitamin C, ng zinc, copper. So madami itong vitamins at minerals. Tinutulungan din palakasin ang mga cells mo at patibayan ang mga ito, lalong-lalo na kapag may sakit ka. Kulang ka sa vitamins, minerals at antioxidants. At sino ba yung mga kulang ng mga ganito? Ito yung mga taong laging stress, hindi lagi nakakain sa tamang oras, kulang sa tulog, pagod lagi sa trabaho. Itong mga taong ito ay bumababa ang resistensya nila. So, sila yung mga pinakamag-benefit kapag kumakain sila ng mga soup na rich sa nutrients tulad ng gokong soup. Para sa malakas na resistensya, mahalagang kumain ng masustansyang pagkain, laging matulog ng sapat at importante ang regular na exercise. Ika nga nila, prevention is better than cure. Lalo't may mga natural na paraan na pampalakas ng ating katawan. Gawin na yan para maiwasan ang anumang karamdaman.